Hello mga kabuli at mga kakontrabida dyan. So balik muna tayo sa aso, no? So dito sa video na ito, gusto natin ipakita yung mga behind the scenes na ginagawa ng isang breeder. So hindi naman tayo yung big time na breeder. So papakita natin yung mga parang backyard breeding ang dating. So bago nyo pasukin yung larangan na ito or pagnenegosyo ng aso, tingnan nyo mabuti yung ginagawa namin. Plastic na ito, napakalaking bagay sa larangan ng pagbibreed o pag-aalaga ng aso. Papakita ko sa inyo ang aking mga alaga bago ko ipapakita ang halaga nitong plastic na ito. Ito si Amaya. Ito ay apo ni Iti galing China. May dugong veneno din siya. So, blue tribe. Okay, pasintabi na lang po dun sa mga kumakain. Medyo marumi ang kanilang mga cage. Ang oras po dito sa amin ay alas 7. Tilanghali tayo ng gising. Ito naman, si Winter. Sa linya naman to ng Dusk Ken. So, freak show ang linya niyan. Anak niya si Frico na isa sa mga aso ni John Enerva. Ito naman ang aking 3 times veneno, isang light-up. Nasa lung stage siya. Medyo parang manipis pero makapal yan kung titignan nyo personally. Ayan, ito naman yung American Bully ko. Dusk din ang bloodline niyan. Apo ni Blur. Okay. Sa Dusk Bully Kennels sa line ni Chan. Isang ghost tricolor. Para siyang sable pero ghost tri. Malabas habang tumatagal nagiging ghost. Yan, ito naman ang aming pantay sa gabi. Okay, si Doc, tawag pangalan niya. Sa Belgium. Pasok kayo dito sa bahay, papakita ko sa inyo yung mayordomo. Ayan. Sa isang bahay ng isang dog lover, ganyan talaga. Kasama mo yung aso mo sa loob ng bahay. Ayan. Ito naman si Mr. Marshall. Si E.T. Veneno, bloodline. Ito yung isa sa stud ko dito sa kennel. Marshall. Ayan, papakita ko na sa inyo kung anong gamit na itong plastic na ito. Okay? Yun ang gamit niya. So, kung pasukin ang larangan ng pag-aalaga ng aso o pag-breed, handa ka bang dumakot ng dumi ng yung aso? So, samahan niyo ako dito sa
ang ginagawa every day, 3 times a day actually, more than, tiyakin natin na kailangan maintenance ng cage ng ating mga aso. So ito yung temporary kennel ko, and I'm praying para dun sa kennel na itatapos yung bahay ng aking mga aso. For now, ito muna ang kanilang temporary cage, kaya talagang dinadakot ko yung mga dumi nila, ililinis ko yung poop tray, and yun. Kasi pag halimbawa hindi kasi natin ginawa yun, itong mga mahal nating alaga, pag sinabihan o mga mikrobyo na pumasok sa kanila, mag-i-infect sa kanila, kaya ayaw natin yun. Sa kamamahal ng mga aso ngayon, pag halimbawa na magsisisi. Okay? So, samahan niyo ako dito sa video na ito. Papakita ko sa inyo yung ginagawa natin. Ayan, so handa ka bang gawin yung mga bagay na yan? So kung gusto mo pasukin ang larangan ng pag-breed, kailangan maging masipag ka. Okay? So para sa akin, ito ay isang hobby. Secondary na lang yung pagninegosyo. So, isa sa mga aking ginagawa ay ilalakit pa itong mga asong to, kaya lang umaambon. Baka naman ako magkasakit, wala nang mag-aalaga at maglilinis din sa mga aso, kaya alagaan din natin ang ating mga sarili. Marami pong salamat sa panonood. Please like, subscribe, and comment. Ayan, so huwag niyo pong kalimutang mag-like at mag-subscribe para makapagbigay pa tayo ng maraming videos or tips katulad nito.